we are threatened by something worse than martial law. Kasi ang nakikita ko talaga, and I always repeat this in everything that I say, all speeches, na we are seeing an erosion of our moral fiber as a people. It's really a breakdown of the moral structure. Kasi nakikita mo dyan ang loss of respect for people, for life, for law, especially ngayon, yung mga chacha, for law, for behavioral codes, for, at saka, the crashes and the most objectionable and the most obnoxious machismo, at saka sexism, at saka misogynism, that I never heard. Ang sabi ko nga, you know, parang there's a breakdown of rational governance. Parang irrational. At saka yung bang new normal ngayon is kapastusan, yung pag-tell a lie, mga fake news, ganyan-ganyan. Anong nangyayari sa atin bilang mga Pilipino? Parang nawawalan tayo ng dignity. Kaya sa akin, worse pa yan kesa sa ano? Kesa sa martial law. Diba? Kasi pagkataon na tayo natin yan. Pero of course, ngayon, with this chacha na gusto nilang i-ram down our throats, we are facing another threat, and that is the loss of our patrimony. Kasi kung titignan mo, ibigyan nila ng 100% anong pangalan nito, ownership ang foreigners sa lupa natin, sa media natin, sa utilities natin, even sa education natin. Naku, talagang napaka, ito parang toxic ang atmosphere natin ngayon. Nakaka, very infectious ba ano yun? Bakit kayo nagkaganon na sa ano yung root cause po? Worse na to than worse. Kasi tingnan mo naman yung ating mga namumuno. Ano mga example ang binibigay nila? And I said this already, that I have never experienced so many intellectually, morally, and behaviorally challenged government officials.